Morning mga toy, welcome back to our channel. Ito po ang ating comeback video. Malayo-layo na yung biyahe natin ngayon, no? Para nung first natin na mga video. So, medyo mahaba talaga yung biyahe ko. Yan. So, dati mga 20 minutes lang yung biyahe. Malapit lang, mga city driving. Ngayon, nasa mga 1 hour na. Kasi nasa bandang south na tayo nakatira. Hoping ako mga toy na okay lang din yung audio natin ngayon. Actually, cellphone lang na video to mga toy. Sinusubukan ko lang ba? Kasi ang GoPro natin nasira. Kaya pala ako natigil lang na pagbibideo. Bukod sa wala na ako maisip na ipang i-go-content. Isa pa ay nasira yung GoPro natin. Masamang palad, pinasok siya ng tubig. Hindi naman siya sira talaga, pero may issues na sa recording. Kaya yun, nakadispatcha na siya. So sinubukan ko kayo mga to yung cellphone, naka-body mount siya. Tapos comment kayo kung okay lang ba. Comment nyo lang mga toy kung okay lang yung quality at stabilization. Pati na rin yung audio natin kasi nakadirekta na ito sa recorded na video talaga. At wala nang i-edit kasi dati siwala yung audio ko sa GoPro. Kasi wala akong external microphone sa GoPro. Ngayon, dire-direkta na to. So, buka natin ito mga toy. Dito pala tayo ngayon sa Naga. City of Naga sa Cebu. Industrial city. Maraming mga planta dito sa area na to. Planta ng semento. Tapos power plant. Dahil maraming mga planta dito mga toy, expected na marami ding mga malalaking truck kasi din yung mga nilahawling. So balik tayo no, so since maraming truck lalo na pag mga 8 AM onwards, marami na talagang truck dito, talagang doble ingat talaga yung motor kasi hirap talaga tayo makita sa daan lalo na pag makasabay natin yung mga malalaking truck. Ride safe. At itong Naga pala mga toy, City of Naga dito sa Cebu, may magandang pasyalan na dyan sa main center talaga. May boardwalk dyan, may mga kainan, may mga plaza, kaya ang mga tourist kayo sa galing sa ibang lugar sa Manila o Hanman, Mindanao, napunta kayo sa Cebu as tourist. Try nyo itanong sa mga kilala nyo, makapasyal kayo dito sa Naga.
Kasi maganda rin yung mga spot dito. Side trip lang. Kasi daanan naman eh. So, kung South Cebu tour kayo, nadadaanan nyo ito. Pwede kayong picture-picture ba? Ayan yan, sinasabi ko. Ganyang klase. Oo, dapat talaga. Triply ingat. Kasi hindi ka talaga bubuhayin yan. Meron kayo napapansin mga toys sa previous videos natin, sa mga naunang video natin sa channel na to. Nakikita nyo yung panel natin na ito ay nasunog na, no? Dati. Ngayon, okay na siya. Sa wakas, napapalitan na rin natin. Gusto ko sana i-video yun, kaso nakalimutan ko eh. Para makatulong din sana sa mga naka-Aerox na sunburn yung panel. Pero okay lang mga toy. Meron naman mga content creator sa YouTube na nagpapakita ng videos kung paano palitan. Oh, medyo matraffic dito. Kasi may huli pala mga toy, may checkpoint ah. Kulang kung kasama mo to. O, kasama nga. Kabilaan pa. HPG yata to. Oil TO. Parang hindi niya inisita yung mga motor. Hindi naman pala. Kasi minsan mga toy dito sa area na to, may checkpoint. Kadalasan motor lang. Kadalasan ang mga checkpoint dito ay motor lang talaga yung pinapara. Minsan naman, four wheels lang. At paminsan-minsan din mga trucks. Yung overloading. Yan din yung ano nila. Hindi nila sinasabay-sabay eh. Pero malamang sa malamang at kadalasan talaga motor yung pinapara. Kahit naman siguro sa activities. Kasi marami din naman kasi nga motorcycle user talaga. Low riders. Kaya siguro prioritize nila yun. So, balik tayo sa panel mga toy. Oh, no? Nakita nyo, ayos na. Ang pinili kong kulay ay ice blue. Inverted siya. Mapapansin nyo yung stock Aerox na blue na V1 na panel nito ay ang background niya ay blue, tapos white yung data rings niya o yung mga display niya, no? Yung sulat. Ngayon, pinili ko, inverted siya, so dark yung mga sulat, tapos white or light yung background niya. Pero ice blue yung pinili kong kulay. Merong multicolor mga toy. Yung parang colored na talaga. Meron ding mga red, merong blue yung stocks niya. Basta marami. Actually mga toy, gusto ko i-DIY ito. Plano ko i-DIY ito eh. Plano ko sana i-DIY ito. Kasi sa tingin ko, kaya ko eh. Kaya ginawa ko, bumili ako ng panel film. Itong talagang pinaka masusunog, no? Yung papalitan mo talaga. Bumili ako sa Shopee, nag-order ako. Tapos nung dumating yung order ko, actually mura lang siya eh, 100 plus na yata yun. Tapos shipping fee umabot siya ng mga 200 plus. May diffuser na yon. Yung diffuser kasi parang nag-i-enhance siya ng ano, ng lightings niya. Tapos protection na rin, kasi LED na rin na ilaw kasama. So ayun, dumating siya. Ngayon, nanonood na ako ng tutorial sa YouTube, no, kung paano siya gagawin. Ngayon, maselan pala siya. May mga hinang-inang pala. Akala ko, baklasin lang, tapos dikit-dikit lang. May hinangin ka pala. Marami-rami. Tapos, na-emphasize pa sa video na yun natin na pinanood ko na dapat maselan pala, dapat pag-iingatan talaga. Pwedeng ma-damage yung screen mo talaga.
So naisip ko hindi man ako comfortable sa skills ko sa paghihinang eh. Meron tayong marunong tayo, may alam tayo dyan, paghihinang tayo, pero pag marami yan na nakadikit-dikit, yun, medyo may problema. Hindi ako sure kung makonect ko ng maayos, hindi magiging cold pa. Kaya nag-decide ako na contact ko na lang yung local dito. May local kasi dito na nagpapalit talaga nito. So labor lang binayaran ko sa kanya, tapos pumunta siya sa bahay. Pina-home service niya. Home service naman talaga yung ano niya. Kasi medyo matagal pala. Almost for 1 hour, make it. Kasi may kasama nga tanong-tanong na eh. Matanong kasi ako dun eh. Ayos naman. Yung labor niya, 700 pesos plus 100 na ano mga to eh. Mga pang home service fee niya. So 800 pesos bali yung binayaran ko. Plus 200 plus na ano. Ito, binabayaran mo si Shopee na delivery fee na 200 plus. So, mga 1 plus lang, 1-1. Meron ka ng bagong na panel, no? Ayos yan. Ngayon, nakikita ko na dati, talagang sinisilip kong maigi kung biblink na ba yung ano ko, yung gasolina. Kasi yun yung pinaka-importante, kana na maubusan eh. At saka nakausap ko rin yung gumawa nito, yung panel, sabi niya, madami daw natuyuan ng gasolina dahil sa sira o depektibong ano o hindi na makitang sunburn na panel ba. Marami na daw mga naka-Aerox na natuyuan ng gasolina kasi hindi mo naman na talaga makita eh. Minglanilla na tayo mga tori. Minglanilla isa to sa pinakamatraffic na lugar dito sa South Cebu mga tori. Mga pasyal kayo rito kung may mga matraffic na area, isa na ito. Kahit anong oras eh. Lalo na sa mga oras na ito kasi maraming truck. Maaga pa, pag maaga siguro, mga before 8 a.m. Ayan. Medyo maluwag-luwag pa. Pero traffic pa rin, maraming POG na eh. Tricycle pa. Bus. Singit with care lang, no? Mga tayo. Dyan naman tayo nabubuhay talaga. Ng mga nakamotor. Saka oo, oh, kamote na akong kamote. Pero ako. Kung gagawin mo naman ng with extra care talaga, medyo okay lang naman, pero hindi pa rin nawawala yung risk. Kaya ika nga nila, sing it at your own risk. Hindi mo talaga gamay yung ano, kalsada o yung sitwasyon ng ano, traffic. Kaya mabuting mag-inay-inay ka. Ito ang pinakadelikadong spot din mga toy, nasa likod ka ng truck. Ayan o, talagang totally blinded yung driver niyan. O totally wala ka talaga siyang control, no? Pagdating sa mga nasa likuran, lalo na pag mga motor. Kaya iwasan natin yan. Pag sa gilid naman, delikado din yan kasi nasa right tayo ng right ng ano sasakyan. Blind spot din tayo yan. Marami ding mga drivers ng mga sasakyan na pinaka-hate nila o ayaw nila talaga ng mga motor na sumisingit sa kanan. Wala tayo choice kaysa maliit. May choice tayo. Yung choice natin pumila pero malilate tayo. So ingat-ingat lang talaga. Actually kahit sa position mo sa kalsada mga to eh, nandun yung risk kasi tumatakbo tayo.
kahit nasa gitna ka pa. Alright, just me. And thank you po. So mga toy, wala naman tayong pang pag-uusapan na maganda-gandang topic, no? Bali, introduction lang ulit ito na makabalik tayo. Makabalik tayo sa pag-vlog. At sana maging tuloy-tuloy na ito, no? Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood sa atin mga toy. Lapit na tayo sa likuan ng ano, South Road Properties. Parang mini expressway siya. Maliit lang. Mini nga. Pero wala naman siyang toll. Pwede natin tuloy-tuloy ito eh. South Road ito. Pagtas talaga ito ng Cebu City. Itong daan na ito kaso traffic eh. So mag-SRT tayo. Kahit ikot na tayo doon eh, medyo pa mas malayo yun. So pero please, tuloy-tuloy yung takbo natin. Stoplight nga lang yung malaban natin doon sa SRT. Maraming stoplight. Sige mga toy, no? Maya ulit. Welcome to Cebu City. SRP tunnel. Average fuel economy kilometer per liter is 41 kmpl. Okay na yan. Not bad yan mga toy. Kasi medyo long ride na rin. Medyo malayo na rin yung takbo natin. Kaya ganito. Mag city driving hindi ko na nakukuha yung 41. Nasa 38-39 ako nun. Pero ngayon medyo malayo. Kaya kuha natin yung 41 kpl. Nag oversize pa ako ng tires ng tumit mga toy. Nag 150 tayo sa likod, medyo bumigat. Kung stock tire lang siguro, baka mas mataas pa yung fuel eco natin na rating. Baka umabot sa 45 to kung hindi tayo nagpalit ng oversize na tire sa likod. Pero para sa akin, okay na yung consumption nila. So maraming salamat mga toy sa pagsama sa akin sa video na to. Kung umabot kayo sa punto ng video natin ngayon, ay sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo sa suporta. Dito ko natatapusin siguro yung ating video pansamantala. Maraming salamat mga toy. This is Toy Moto once again. Ingat kayo. God bless.